Praise the Lord, dahil tunay nga po na tayo po ay binayayaan ng Panginoon at sa umagang ito ay atin pong mapapakinggan ang kanyang banal na salita. So bago po ang lahat, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Diyos na makapangyarihan, salamat po sa bagong umaga, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong kalakasan na patuloy na binibigay mo po sa bawat isa. Salamat din, Panginoon, sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa umagang ito. Dalangin ko, Diyos, patuloy na buksan mo ang espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. So kung may mga Bible po tayo this morning, please open with me in the book of Philippians chapter 3, verse 20. Okay. Philippians 3, verse 20, sabi po dyan sa kanyang salita, "But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ." So praise God. Natunay nga po mga kapatid, ang langit po ang tunay nating bayan, sabi dyan. No? At hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. So sa umagang ito, ang atin pong pag-aaralan, it is about heaven, final destination. So ang langit po, yun po sana ang magiging final destination po ng bawat isa sa atin. Alam po natin na sa mundong ito, temporary lamang po. We are aliens and strangers sa mundong ito. But we have a final destination. At yan ay walang iba, kundi po ang langit or ang tinatawag na heaven. Heaven is a place. Ano pong klaseng lugar? What kind of place is heaven? It is a place of brightness. Maliwanag po doon mga kapatid. Wala na pong kadiliman doon. It is a place of praise. So ang gagawin na lamang po natin, magpupuri sa Kanya. It is a place of glad reunion. Yan, makikita po natin yung mga pamilya na nauna na nananalig sa Panginoong Jesus. There will be a glad reunion. It is a dwelling place of God. Doon po nakatira ang Diyos na ating sinasamba. And of course, it is a final destination of a believer. Heaven is a better place. Napakagandang lugar, mga kapatid. Heaven is to be our home. So sino po ang nagnanais na makarating or makapunta ng langit? Magsabi nga po ng amen. Amen. Praise God. So ang tanong, how to get or enter there? So mga kapatid, may katanungan. So paano po tayo makakapasok sa tinatawag na kaharian ng Diyos o sa langit na kung saan nandun ang Diyos na lumalang sa lahat-lahat maging sa atin? So number one po, na gagawin po natin, ito yung repentance, pagsisisi. Napakahalaga po sa isang tao ang magsisi. Dahil bawat isa po sa atin ay may kasalanan. No one is righteous, no, not one. Sabi po doon sa Matthew chapter 4, verse 17, as our supporting verse, and Matthew 4, verse 17, "From that time on, Jesus began to preach, 'Repent, for the kingdom of heaven is near.'" So ang ating Panginoong Jesus, ito po yung kanyang inihahayag nung siya po ay nabubuhay sa mundong ito. At kung titingnan po natin, more than 2,000 years ago na po ng ating Panginoong Jesus, tunay na siya ay anak ng Diyos, ngunit siya rin po ay naging tao. He is 100% God at the same time 100% human. Naging tao ang anak ng Diyos
at ito po ang kanyang inihayag, iprinits mula noon, at ang kaharian ng Diyos ay patuloy pa rin po na inihahayag maging ngayon. At ito rin po ang nais po ng Diyos na mapakinggan ng bawat isa sa atin na kinakailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan. Pagsisisi, ito po yung number one na gagawin po natin. Magsisi po tayo. Sabihin po natin sa Panginoon ang mga nagawa nating hindi tama sa ating buhay. At sa atin pong pagsisisi, nandun po sana yung total repentance. Pag tayo po ay nagsisi na, huwag na po nating balikan. Of course, we are not perfect. Dumarating yung time, tayo po ay nagkakasala. Pero nandun na po yung ating pagpapakumbaba sa Panginoon. At madali na lamang po nating nare-realize na tayo po ay may nagagawang hindi tama. At kaagad nasasabi natin, Panginoon, patawarin mo po ako. Kailangan po nating humingi ng patawad sa Panginoon. Repentance is not, hindi lamang po ito minsan na nagre-repent ang isang tao. Kinakailangan po that every day in our life, nandun po na tayo po ay nagsisisi. Mga kapatid, ito po ang nais ng Panginoon. At ang Diyos na atin pong pinaglilingkuran, siya po ay nakakapagpatawad sa ating mga kasalanan. Yan po ang biyaya na ibinibigay ng Panginoon. Kaya kailangan po nating magsisi. At ang pagsisisi po natin ay kinakailangan po na galing sa puso po natin. No? Buong puso, taimtim na pagsisisi. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Kaya mga kapatid, buksan po natin ang ating mga puso. Nandun po na maging malambot po sana ang puso po natin. Huwag po nating sasabihin, naku, ang puso ko, pusong bato. Kinakailangan po maging pusong mamon. Isang malambot na puso na handang sumunod sa mga ipinag-uutos ng Panginoon. So pagsisisi, at kung tayo na po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, what we need to do, believe in the Lord Jesus Christ. Yan, manampalataya po sa Panginoong Jesus. Yan po yung number two po natin. After na tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan, kinakailangan na tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Sabi po sa heart of the Bible, which is John chapter 3 verse 16, sabi po niya dyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So ganito po kamahal ng Diyos ang mundong ito. Kahit na ang mundong ito, mga kapatid, ang mundong ating ginagalawan right now, napakarami pong mga pangyayari sa mundong ito. Pero alam ko ninyo, ang pagmamahal ng Diyos, ayaw po niya na ang bawat isa, ikaw at ako ay mapahamak, kaya gumawa po siya ng paraan. Pinatunayan ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ibinigay sa mundong ito. Siya po ay nagtatawang tao at alam po natin ang kwento. Siya po ay ipinako sa krus. Nabuhay lamang po sa mundong ito ang ating Panginoong Jesus within 33 years. Kaya kung more than 33 na po tayo mga kapatid, mas mahaba pa po yung buhay natin kaysa nung nabubuhay ang ating Panginoong Jesus sa mundong ito. At ang kanyang ending, ipinako sa krus. Pero ang mabuting balita, mga kapatid, tunay na namatay ang ating Panginoong Jesus, pero siya po ay muling nabuhay. At yan ang nagbibigay pag-asa na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na buhay at patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa mga taong nananalig sa Kanya, sa mga taong naniniwala
na siya ang anak ng Diyos, siya ang tagapagligtas. Kaya mga kapatid, kinakailangan po natin na tayo po ay manalig, manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Tayo pong mga Pilipino, kung tutuusin po, makadiyos na po tayo. Mula pagkabata, kilala natin si Jesus. Kaya lamang mga kapatid, may kulang. At yan ang nais punuan ng Diyos na the more na makilala po natin kung sino si Jesus sa ating buhay. Ang nais ng Panginoon, lubusan po natin siyang makilala, maghari po siya sa ating buhay. Kaya alam po ninyo mga kapatid, very powerful po yung panalangin na sinabi natin, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang isang Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas ng aking buhay. Mga kapatid, kailangan po natin ang panalangin na yan. Ang panalangin po na yan ay makapangyarihan at makikita po natin na kikilos ang Panginoon. We need to declare and we need to confess that He is our Lord. He is our personal Savior. Lahat po ng tao sa mundong ito, mga kapatid, hindi po relihiyon ang hinahanap ng Panginoon, kundi ang tamang relasyon. At magkakaroon lamang ng tamang relasyon ang isang tao sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, we need to believe in the Lord Jesus Christ. At ang sabi rin po niya sa John 14 verse 6, sabi po niya doon mga kapatid, no? Maliwanag ang sinasabi ni Lord, wala nang iba kundi siya lamang. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So tunay, wala na pong ibang daan. Wala nang ibang katotohanan. Wala nang ibang nagbibigay buhay. Kundi tanging si Jesucristo lamang mga kapatid. Yun ang kanyang ginawa sa cross of Calvary. Ang tao po ay makasalanan. At ang Diyos, alam po natin na ang Diyos ay banal. Ang taong makasalanan, hindi po siya makakalapit sa Diyos. Ang tanging daan lamang po ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. So meron pong cross dito sa aking likuran. Kung ang tao po sana ay naririto sa side na ito, makasalanan. Ang Diyos naman po ay naririto. Meron pong pagitan. Hindi po basta-basta makakarating o makakalapit ang taong makasalanan na ito sa Diyos. Kasi may pagitan, may bangin. Purihin ang Diyos. Dahil ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, He is willing to be crucified. So siya po ay naipako sa krus. Sabi doon sa ating binasa, in John 14 verse 6, sabi ni Lord, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi po ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang taong makasalanan na ito, sabi natin kanina, kinakailangan magsisi sa kanyang kasalanan at tanggapin si Jesus as his Lord and personal Savior. At pag tinanggap na po natin si Jesus, mga kapatid, tunay po, malaya na po ang taong makasalanan na ito na siya po ngayon ay pwede nang makarating sa Diyos Ama. Ano ang kanyang daan? Si Jesus, ito na po tayo, pwede na po tayong dumaan. Yan, para makarating sa Diyos Ama. So walang magagawa ang tao kung walang Diyos na nagahari sa kanyang buhay. Walang Kristo na nagahari sa kanyang buhay. So ibig sabihin, lahat ng tao sa mundong ito, anumang klaseng nationality siya,
Kinakailangan na tanggapin niya si Jesus upang siya ay makarating sa lugar na kung saan naroroon ang Diyos na makapangyarihan, walang iba kundi ang langit. Kaya kapatid, may naghihintay para sa iyo at para sa akin. Ito po ang kaharian ng Diyos. At ang susunod po na gagawin po natin, pag tinanggap na po natin si Jesus as our Lord and personal Savior, ang pangatlo po, faith with action. Yan. Kinakailangan po ngayon na tayo ay manalig sa Kanya, tayo ay magtiwala sa Diyos, at ang ating pananampalataya ay kinakailangan may kalakip na gawa. Faith with action. James 2 verse 17. Sabi po doon sa James 2 verse 17. Okay? Sabi po niya diyan. No? And the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Oh, maliwanag po na patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya kung sinasabi po natin na tayo po ay nananalig, may pananampalataya sa Panginoon, kinakailangan na sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Ano po ba ang utos ng Diyos? Kaya nga po mga kapatid, meron po tayong Bible study para malaman kung ano ang mga utos ng Diyos. Upang sa ganun po ay meron po tayong susundin, meron tayong gagawin sa ating buhay. At sa pamamagitan po ng ating pagsunod sa batas o kautusan ng Diyos, kapatid, malulugod po ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam po ba ninyo tayo pong mga Pilipino ay tinatawag na maka-Diyos? Pero alam po ba ninyo, maka-Diyos nga po ang mga Pilipino. Pero ang nangyayari po, kilala lamang po natin ang Diyos sa pamamagitan ng nguso at hindi po sa puso. Marami pong mga Pilipino, no? Hanggang sa salita lamang po, wala sa gawa. At yon ang nais ng Panginoon. Hindi lamang po yung pananalig, kundi ang nais niya may kalakip na gawa. Kaya mga kapatid, napakapalad po ng bawat isa dahil naririnig po natin ang salita ng Panginoon. At kung ang salitang ating napapakinggan every time na tayo po ay dumadalo sa Kanyang gawain, isinasagawa po natin, namumunga sa buhay po natin ang Kanyang salita. Mga kapatid, tunay po na may pagbabago sa buhay at tunay na may naghihintay at qualified po tayo na makarating sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, habang nandyan po tayo, nandyan po kayo, nasaan man po ang bawat isa sa atin, ang pananalig po natin sa Panginoon ay kinakailangan na may kalakip na gawa. Mamunga po tayo, magkaroon ng bunga ang ating pananalig sa Panginoon. At ang pang-apat, okay? Ang pang-apat, listen to the word of God. Listen to the word of God. Magpatuloy po tayo na tayo ay makinig sa Kanyang salita. Sabi po sa Matthew 4 verse 4, okay? In Matthew chapter 4 verse 4, sabi po niya, Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Mga kapatid, no? Hindi lamang po nabubuhay sa tinapay ang isang tao, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa labi ng ating Panginoon. And natural, we need foods, isn't it? Kailangan natin ng pagkain. Kasi yan po yung nagbibigay ng kalakasan sa ating katawang lupang ito, our body. No? Pinapalakas po niya, kaya po kumakain tayo.
hindi lamang isa, dalawa, tatlo, more than that. No. Maraming beses na kumakain ang katawang lupang ito, inaalagaan natin. Pero alam po ba ninyo, mga kapatid, ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu, walang iba kundi ang salita ng Diyos. So ibig sabihin pala, kung tayo po ay nakikinig, nag-aaral, nagbabasa ng kanyang banal na salita, pinapakain natin ang ating kaluluwa at espiritu, no? Kailangan po na balansi lamang, mga kapatid. Hindi lamang po tayo nakafocus sa ating natural or physical life, even our spiritual life. Especially pa nga ang ating spiritual life. Kasi ang buhay po natin sa mundong ito is just only temporary. Maiksi lamang po, mga kapatid, ang buhay sa mundong ito. Pero ang sa Diyos ay buhay na walang hanggan. That is life eternity. Kaya sana, hindi lamang po ang buhay natin sa mundong ito tayo nakafocus. Most especially, ang ating spiritual life. Kaya nga po, mga kapatid, sa pagkakataon na ito, ang nais ng Diyos, hindi lamang po tayo sa ating mga natural physical life, kundi maging sa ating spiritual life, ang nais ng Diyos, tayo rin po ay lumalago. Kaya kapatid, naumpisahan na po ng bawat isa. Naumpisahan na po ng bawat isa. Kaya ipagpatuloy po natin. Ipagpatuloy po natin makinig sa kanyang banal na salita. Dahil kung tayo nga po ay susunod sa kanyang salita, of course, sabi ni Lord, if you obey, blessing will come. If you disobey, curse will come. So, mas pipiliin po natin na tayo po ay sumunod sa kanyang salita, sa mga salita na atin pong napapakinggan. It's a nature of man na kung may napakinggan siya, ay, sinusunod niya kaagad. Minsan, hindi nga nag-iisip ang tao. Basta lamang mapakinggan, sige, sunod siya ng sunod. How about kung ang mapapakinggan mo ay ang salita ng Panginoon, which is nakakabuti, eh di mas magandang sundin, mga kapatid. Kaya nga po, we need to listen to the word of God. So sabi natin kanina, how to get or enter there sa heaven, na kung saan nandun ang dwelling place of God, and the final destination of a believer, kailangan po natin ang repentance, pagsisisi. Believe in the Lord Jesus Christ. Ang ating pananampalataya, kinakailangan may kalakip na gawa. And of course, continue to listen to the Word of God. Dahil ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. So ang tanong, who are those qualified? O sino yung mga qualified? No? Alam po ba ninyo? Ang mga qualified po, mga kapatid, ay ang mga mananampalataya. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay isa ng mananampalataya sa Panginoon, sinusunod mo ang salita ng Panginoon, kapatid, you are qualified. No? Tanungin mo nga yan katabi mo, are you qualified? Pakinggan mo naman yung kanyang sinasabi kung mag-amin o hindi. Amen. Dapat mag-amin po tayo. No? Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Kaya kapatid, pinagpala po ang bawat isa. Pinagpala ang mga taong nakikinig sa kanyang salita. Kaya mga kapatid, magtatapos po tayo sa verses na ito. Revelation 21, verses 3 to 4. Sabi po dyan sa Revelation 21, verses 3 to 4,
And I heard a loud voice from the throne saying, Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. Verse 4. He will wipe every tear from their eyes. Napakaganda po mga kapatid. Wala na pong iyakan doon. There will be no more death or mourning or crying or pain. Wala na pong kamatayan. Wala na pong pag-iyak, no? Wala nang dalamhati. Wala nang sakit. Wala nang pait. For the old order of things has passed away. Napakaganda po ng pangako po ng Panginoon. And this is a perfect life. Sa mundong ito, mga kapatid, imperfect po ang buhay natin. Bakit ko po sinabing imperfect? Kahit na napakaganda po ng araw mo ngayon, walang nakakaalam. Bago lumubog ang araw, dumating si problema sa buhay. Dumating si trial, suffering sa buhay. Ano ang mangyayari? Ngangawa-ngawa po tayo, iiyak, masasaktan. No? Yan ang buhay sa mundong ito. Kung nagnanais po tayo ng perfectong buhay, mga kapatid, meron pong naghihintay. At ang heaven po, ang langit po, welcome na welcome po ni Lord ang kanyang mga anak, ang mga nananalig, mananampalataya at sumusunod sa kanya. Kaya mga kapatid, habang tayo po ay may buhay sa mundong ito, huwag na po nating sayangin ang nalalabing buhay po natin, kundi nandun na po na tayo po ay maglingkod sa kanya ng buong puso't katapatan. At makikita po natin, kasama po natin ang Diyos, hindi po niya tayo iiwanan. Praise God. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Let's have a short prayer. Panginoon, salamat po, O God, sa mga salita mo na napakinggan ng bawat isa. Tunay nga po, O Diyos, may lugar na naghihintay sa bawat isa, O God. Ito po ang iyong kaharian. Na sa lugar na yan, Panginoon, Lord, napakaganda po ng magiging buhay. It is a perfect life, Lord. At nais ka po naming makapiling pagdating ng takdang panahon, Panginoon. Kaya dalangin po, O Diyos, na hawakan mo ang buhay ng bawat isa. Huwag mo pong pababayaan, O God, ang iyong mga tinawag. Lord, patuloy, O God, na ikaw ang siyang maluwalhati at madakila sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.